Magandang araw mga kasaka. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakakapanood nung una kong video, yung ano ang magandang itanim na binhi sa wet season, ito siya. Mapapanood niyo siya sa aking YouTube channel. At para naman dun sa tatlong klase ng damo, ito, mapapanood niyo rin siya sa aking YouTube channel. Huwag na natin patagalin mga kasaka, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dalawang hoppers, ang brown planthopper at ang green leaf hopper. Ano-ano po ba yung mga pinagkaiba nito? At aalamin din po natin kung ano yung mga na-cause na damage nitong dalawang hoppers na ito sa ating palayan. Ganun din po, ituturo ko din sa inyo kung paano natin ito makokontrol or maagapan or mapipigilan sa pagkalat sa ating palayan. Ang green leaf hopper po ay matatagpuan sa buong mundo, lalo tigit po dun sa mga lugar na kung saan ay nagtatanim ng mga mabiberding halaman. Pwedeng makita natin ito sa bundok, pwede sa disyerto, or sa mga agricultural land, or kahit sa ating tabing bahay lamang, basta tayo nagtanim ng mga gulay, yung mga magigreen, dahil ito po yung kanilang gustong-gustong kainin. Ang green leaf hopper po ay madalas nating makikita sa ibabaw ng dahon ng ating mga palay. Ito po ang carrier ng tungro virus. Makikita nyo po na ang epekto ng tungro virus ay parang inisprehan ng glyphosate. Nagsisimula po sa dahon, pababa ng pababa, hanggang sa wala. Wala na tayong mapakinabangan sa ating palay. Paano po ba natin malalaman na ating palayan ay merong green leaf hopper? Unang-una po, sa mga bumibisita po sa palayan, tama po yan. Literal po nating makikita yung kulay green sa mga dahon. Marami po yan, sama-sama sila. Sa mga hindi naman po bumibisita or madalas na bumibisita sa palayan, ang makikita nyo po mga symptoms unang-una kapag ang inyong palay ay nakita nyo hindi lumalaki. Pangalawa, kapag yung po mga tillers natin ay na-damage, posibleng yan po ay cause ng green leaf hopper. Or makikita na lang natin na ating palayan ay naninilaw or halos namamatay na yung ating mga palay. Ano naman po ang brown planthopper? Ang planthopper naman po or ang BPH ay ang nagdudulot ng hopper burn sa ating mga palayan. Kung ang green leaf hopper po ay makikita ninyo sa ibabaw ng dahon ng ating mga palay, ang brown planthopper naman ay makikita natin sa ilalim. Kaya kung tayo po ay bumibisita sa ating palayan at sa taas lang tayo nakatingin, hindi natin sila makikita. Makikita na lamang natin ito kapag nag-cause na ito ng hopper burn. Makikita natin simula sa baba pataas hanggang sa dahon siya po ay nagkukulay brown. At kung makikita nyo po, every hour, every day yung damage niya is bilabilao, palaki ng palaki sa ating field. Kaya napakahalaga po na kapag bibisita tayo sa ating palayan, ay hahawiin natin ang ating palay. Titingnan natin sa taas, sa gitna at sa ilalim para makita natin ang insekto. Ipapakita ko po sa inyo ang iba't ibang palayaan na tinamaan ng hopper burn dulot ng brown planthopper. Ito po. Ayan, kung nakikita nyo po talagang sunog na sunog, gano'n po. Wala na po dyang mapapakinabangan. Mag-i-spray na lamang po tayo ng insecticide, hindi para buhayin muli yung hopper burn na, kundi yung mga katabi, yung mga wala pang epekto or damage ay ating makontrol agad at hindi na sila ma-damage pa. Limitan po ang mga hoppers ay umaatake na 40 days after transplanting, ano po, dun sa vegetative stage, kasi gustong-gusto nila yan, lalo na kung ang ating palayan ay sobra-sobra sa paglalagay ng nitrogen. Kapag sobra po sa paglalagay ng nitrogen, ang ating pumpalay ay masyadong madahon or green na green. Alam nyo po ba na kapag green na green ang dahon ng ating palay, ay hindi din maganda. Dahil ito ay, halimbawa, sa isang lugar na palayan, dikit-dikit kayo, yun sa'yo yung green na green. Sa'yo mapupunta yung mata ng insekto. Sa'yo pupunta. So dapat, sakto lang. Sa mga nagtatanong po para makontrol ang brown planthopper or ang green leaf hopper, meron po tayong mga chemical application na tinatawag. So ano-ano po yung mga lason na pwede nyong i-apply or pwede nyong i-spray kapag kayo ay inaatake ng brown planthopper or green leaf hopper? Lagi lang po nating tatandaan, mas maganda po ay mag-spray tayo ng insecticide kahit wala pa or kakaunti pa lang. Ang tawag po doon is preventive. Mas maganda po yung preventive kaysa dun sa curing.
Kasi once na nandun na siya, mahihirapan na tayong 100% malis or mapatay. Ang gagawin lamang niya, pag nag-spray tayo dito, hindi nag-spray yung kapitbahay mo, palipat-lipat lang po yan. Kaya mas maganda bakunahan natin ang ating palay ng insecticide. Kasi alam ko, meron yan. Meron mga insecticide na bakuna talaga laban yan sa hoppers. Yung mga tumatagal ng 15 to 20 days ay nasa palay pa. Gumamit po tayo ng mga systemic na insecticide. Unang lason po na pwede nyong gamitin ay nandyan po ang Chess ng Syngenta Philippines. Naandyan din po ang Pexalon ng Corteva Agriscience. Pwede nyo rin pong gamitin ang Trigger Insecticide na gawa ng Sinochem Philippines. Meron din po ang BAS na yung Bastrin Insecticide. Pwede nyo rin pong gamitin yan. At napakarami pa pong chemical insecticide. Mabibili dyan sa agricultural supply. Kung kayo pa ay pupunta sa tindahan, mas maganda po ay magtanong kayo. Kung meron po kayo mga kaibigan na agricultural technician, pwede po kayo magtanong. Kapag po ang papatayin nyo ay hanip or yung brown planthopper, mas mainam po ay patubigan nyo muna ang palayan. Para kapag in-spray nyo, yung po ay tatamaan, malalaglag, lunod sa tubig. Ano po? Hindi na makakatago. Lalo na kung ang lupa natin ay mayroong mga butas-butas, kapag walang tubig, makakatago pa po yan sa ilalim. Kaya patubigan po muna ninyo ang inyong palayan bago mag-spray. So natapos na naman ang panibagong episode ng ating talakayan at pag-share. Sana kung meron kayong natutunan, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-like. At i-hit niyo na rin ang notification bell para sa susunod pang mga video ay updated kayo. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood at sumusuporta.